Paano mula sa pagiging potential NBA star ay mauuwi sa ganito ang kalagayan mo? Meet Caleb Swanigan, ang 2017 NBA draftee na napili sa unahan ni Kyle Kuzma. Pero malalang napabayaan ang kanyang sarili kaya maagang naudlot ang pangarap sa pagbabasketball. Kaya ang malaking tanong, bakit? Paano maatim ng kahit na sino na talikuran ng tagumpay na dala ng NBA? At saan niya ito pinagpalit? Yang mga tanong na yan ang sasagutin natin ngayon. Magandang araw sa inyo, this is Chad TV. Ito ang kwento ng masalimuot na karera ni Caleb Swanigan. Simulan natin ang video na ito sa pagbigay respeto sa manlalarong ito. Si Swanigan aka Biggie nga kasi ay maagang namatay sa edad na 25 anyos pa lamang. To this day, malaking misteryo pa rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay at maraming konspirasiya na bumalot sa totoong sanhi ng kanyang pagpanaw. Naintindihan ko naman dahil kabataan pa lang ni Biggie, problematic na talaga ang buhay niya. Dulong sa pinagbabawal na gamot ang kanyang ama at may anim namang anak ang kanyang ina. Hindi naging madali ang pera sa kanila kaya palipat-lipat siya ng tirahan at madalas matulog sa mga shelters na para sa mga homeless sa US. At para palalain pa ang sitwasyon, pumanaw ang kanyang ama nung 7 anyos pa lamang siya dahil sa diabetes. Pero bago sila iwan ito, may dalawang bagay na namana si Caleb sa kanyang tatay. Una, ang kanyang height na maituturing nating blessing dahil magagamit niya yun sa hilig niya sa pagbabasketball. At pangalawa, ang katabaan. Para bigyan lang kayo ng ideya, his father was 6'8 at 500 pounds bago siya namatay. Kaya you can imagine na kapag hindi talaga inalagaan ni Caleb ang kanyang physique, eh malamang matulad lang siya sa sinapit ng kanyang ama. At sa murang edad, nagkaroon na ng ilang lapses itong si Swanigan. Sa 8th grade pa nga lang kasi he was already 6'2 at 360 pounds. Ubis nang maituturing yan. At nang tanungin siya kung anong dahilan ng biglang paglobo ng katawan niya, simple lang ang sagot niya. Junk foods, pizza at ice cream. Dahil nga hirap ang buhay nila, hindi na niya afford maging mapili sa pagkain. Kaya kung anong maisipan at anong ibigay sa kanya, tinatanggap niya yun ng walang alinlangan. Kaya sa murang edad pa lamang, all hope was lost na para kay Swanigan. Isang obis na bata na walang ama at napabayaan ng kanyang ina. Pero nagbago ang buhay niya nung umeksena, si Roosevelt Barnes, ang dating Division 1 football player na umampon kay Caleb. Si Barnes ang naging susi sa pagpayat ni Swanigan dahil bantay sarado talaga lahat ng kinakain niya. Binago ni Barnes ang lifestyle ni Caleb mula sa diet hanggang sa training. Kaya by the time na magtapos siya ng high school, nakabawas na siya ng 40 kilos. 25% ng dati niyang timbang. Grabe. At simula rito, naging pataas na ang trajectory ng kanyang karera. 2014 as a senior sa Homestead, pinangalanan siyang Indiana Mr. Basketball at pinangunahan ang kanyang koponan sa pinakauna nilang state championship. Sa taon din ito, he was named McDonald's All-American matapos niyang kumamada ng 22.6 points at 13.7 rebounds sa edad na 17 years old. Marami rin siyang binasag na record sa high school sa puntos at rebounds. Kaya pagpasok ng kolehiyo, despite receiving offers mula sa bigating D1 basketball teams tulad ng Duke at Kentucky, sa Purdue pumasok si Caleb. Pero kahit naman ataasan ito pumasok, talagang mag-e-excel ang batang ito. Sa Purdue, hinirang siyang top 10 freshman sa US at naging first ever major college player na magkaroon ng 600 points, 400 rebounds at 100 assists sa isang season alone. Kaya natapos ang kanyang stint doon bilang isang 5-star recruit ayon sa apat na magkakaibang scouting agencies. Also receiving a grade of 94 mula sa ESPN. Kaya come 2017 NBA draft, he was selected by the Portland Blazers bilang 26th overall pick. At nang matawag ang pangalan niya, lubos na galak at tuwa ang naramdaman ni Swanigan. Sino ba naman kasi ang hindi? Imagine the fame, ang kasikatan at pera na bubuo sa'yo habang nilalaro mo ang sports na mahal mo. That was a dream come true, sabi pa nga niya. He was very enthusiastic pero ang akala niyang umpisa ng mabulaklak na karera niya sa NBA ay napalitan ng pagkadismaya sa unang taon niya sa Portland. Kahit na he was well utilized sa summer league ng Blazers, sa regular season ng NBA nagpainit lang siya ng tumpong sa bench. Only playing 27 games sa unang season, averaging 7 minutes at 2.3 points sa isang laro. Ikumpara natin yan sa unang dalawang taon niya sa Purdue. Talagang nanibago si Swanigan sa role niya sa Blazers. Kung dati kasi ay siya ang go-to guy sa kolehiyo, sa NBA naman, isa lang siyang normal na bench warmer. Hindi pa nga nakatulong na after 2 seasons, itinrade siya kaagad sa Sacramento Kings. Ito ang naging buhay ni Caleb sa NBA. Summer leagues, G League, kakarampot na regular season exposure at trades. Isa lang siyang disposable na talent at trade asset na tinuturing ng Blazers at Kings. Kaya come 2020, napagpasyahan niyang umalis na sa NBA. Dahil di naman siya ginagamit eh. Lumagay sa tahimik si Biggie sa pag-alis niya sa liga. Until, muli siyang biglang nag-viral dahil sa litratong ito. Within a year of the NBA, 2021, nag-gain siya ng 64 kilos. Dahil dito nakatanggap siya ng sangkatutak na backlash at pangungutya mula sa basketball fans.
At kahit na sinabi niya sa social media na hindi siya nagpapa-apekto rito, alam naman nating deep down, meron pa rin kahit papanong impact yan sa mental state ni Biggie. Sa libu-libong bashers na gustong makisawsaw sa issue na yon, ang pinagbabawal na gamot na lamang ang binalingan ng atensyon ni Swanigan. Kaya sa taon ding 2021, nakasuhan siya ng misdemeanor drug possession. Iyon na nga ata ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Dahil kung hindi siya nakapagpiyansa, ay malamang mas matagal siyang na-detain at nakulong. Pero matapos ang issue na ito, naging tahimik ulit ang buhay niya. Hanggang June 2022, sa hindi inaasahang balita, namatay si Biggie sa Indiana Hospital sa edad na 25 years old. Ang tanging dinisclose na sanhi ng pagkamatay ay natural causes. Na kung iisipin ay hindi klaro. Ano ba talaga kasing nangyari? Maraming nag-espekula na hindi na kinaya ni Biggie na dalhin lahat ng pangungutya at pangiinsultong natatanggap niya. Kaya yun na ang naisip niyang solusyon. Pwede rin namang dahil sa unhealthy na lifestyle niya, sumuko ang katawan niya. Pero sa murang edad na 25, I find it hard to believe na bibigay ng ganun-ganun lang ang sistema niya. Pero kung ano man ang katotohanan dyan, mataas pa rin ang respeto ko kay Biggie. Dahil sa kabila ng hirap ng buhay, nakahanap siya ng paraan para maging isang elite na atleta sa NBA kahit na saglit lang. Diba? Ang kanyang kwento ay parehong inspirational at pasalimuot at the same time. At para dyan, may you rest easy, Caleb Swanigan.